Batangas International. Again, there's the Hope City from the Franco of Eson. There's also the Eve of Haji and the Flex of Blacklist International, the Paquito pick. We don't know yet if it's the jungler or if it's the XP lane, but at the very moment, kita na ng Blacklist International kung ano ilalaro ng TNC. It's no longer the Karina, pero this time around, again, pwede nila baguhin yung timpla ng flavor ng lineup ng Blacklist. Gusto ko yung sinabi mo eh, the Paquito is somewhat in the middle ground. Oo. So, kumbaga, napag-usapan na natin midnight sa atin yung middle ground eh. Sige na ba yung kaya maging tanke kahit papano? Yes. Na juicy kahit papaano yung buhay at sino yung mas mataas, may mataas na damage. Yep. Damage, di ba? That is going to be the Paquito. And gusto ko yung sinabi mo dun eh, parang, pwedeng kay Edward, pero baka kay Kinner. Oh, ito na yun eh. And alam natin, specialty niyang ano ito eh, ng mga drafters ng Blacklist, nakakalito sila mag-draft kasi at the end of the day, hindi mo alam kung saan nila ilalagay yung mga heroes. And even even yung mga players, hindi mo alam kung sino maglalaro ng mga heroes nila. Doon papasok yung possibility na yung TNC nag-iisip na as of now, ano nga ba itong Paquito pick nila? Will this be the jungler? Will this be the XP laner? Kasi nasabi nyo na kanina, may damage, may sustain, and most especially, meron siyang mobility na kaya niyang umikot sa mapa. Pwede siyang mag-clear ng side lanes, pwede rin siyang kumuha ng objectives, and for TNC, sa tingin ko, yung decision rin nila na kumuha ng Lancelot would actually be the pick versus Kevier. Kasi nga, possible na dito na ipasok ni Kevier yung signature Lancelot niya eh. Yeah, actually, magandang point yan, no? Na ang ganda rin sa side ng TNC na tinanggal kagad nila yun sa kamay ni Kevier. Kasi knowing na nahirapan yung Blacklist kahapon, syempre isipin mo, if you're TNC, guys, baka maglabas to ng mga specialties, tanggalin na natin sa kamay ni Kevier. But then again, it hurts TNC so much kasi they banned two heroes, they picked a clit without knowing kung anong role nung Paquito. Middle ground din ang hinanap ng TNC in terms of the banning. They ban out a Yuzhong, isang Edward hero, at isang jungle hero for Kivir na YSS. While for the side of Blacklist International, mga mages and mga mobility heroes na roam yung tinanggal din naman nila. It's going to be hard para sa Blacklist International to deal with the Mathilda and the Lancelot na kayang pumasok sa backline nila ng ganong kadali. So, might as well just take it out. Looking at this the first three picks na meron dito yung TNC. Alam mo, naniniwala ako na parang ito lang din yung, parang variant to ng TNC Season 8 eh. Oo. Itong klase ng pick na to. Well, walang edit nun. Automatic. Mm-hmm. Pero, somewhat in the middle. Middle ground. Keyword natin for the day. And, gusto ko na napansin mo, Butters, yung last two bans ng TNC, they went for the Yuzhong, nasabi mo nga Edward hero, possible Kevier din yung YSS. So, talagang totoo na wala silang idea kung hinati na lang nila. Kung hindi natin alam kung jungler ba to or XP laner, tara. Diba? Ban na lang natin yung dalawang picks na possible kunin ng Blacklist International. Eh kung sabihin na lang natin na ginugulo nila tayo, edi guluhin din natin. Now, Blacklist, they're in a position to pick different set of heroes here. I kind of like Harith. If pwede. I kinda like Harith for a reason kasi it's against Uranus and there's no catch. It's just the Edith. Imagine natin kapag nag-purify yung Harith dito and yung lane, even if it's a Clint, if he manages to get the gap closed, kayang-kaya niya yan. Kayang-kaya niya lanean yung Clint. Pero very nice answer here from TNC, one of the signature heroes of Escalera. Tita Pick, alam nila na pagdating dito sa range ng Blacklist dahil nga melee na halos yung pinick nilang heroes, that would be the Paquito and the Barats, mas gusto nitong Kadita na dumistansya lang muna. And we all know that Oheb is a strong Harith user and comfort niya rin to. And recently nabuff siya. So talagang kaabang-abang yung magiging performance nila. So, midnight for the viewers at home, nakikita niyo na nila yung draft natin dito. Who do you think had the better end para dito sa trade na ginawaan nila? Or, pwede mo naman sabihin na patas lang din, mukhang nahihirapan ka eh. Ako, sa totoo lang, I wanna see Kevier Paquito. Ah. I've seen this before, it's a hell of a show. Harith is on the hands of Oheb, one of the best Harith players in the Philippines. Pero the Escalera surprise kaya dito pick pulled the momentum a little back on the side of TNC. Pero sasabihin ko ba rin, it's a little bit advantageous on the side of Blacklist International. Let us see, tatandaan mo, yung boxingero nila dito si Paquito, may boxing ring ni Eve.
So, kapag napasok sila dun sa may loob, Anli Panches. Teritoryo niya yun. Teritoryo niya yun. Kasi, may home court advantage. May home court advantage yun. Kidding guys, ladies and gentlemen, let's head into this game. Kivir dito will be playing the Paquito at yung pangarap ni Midnight at yung willy wish ni Midnight na mapanood ulit ay makukuha niya. And I'm pretty sure at home, ikaw, kung nasan ka man, naniniwala ako na inaantay mo rin to. Woo! This is interesting. Jungle Emblem Lancelot. Oo nga, no? Talaga gusto niya yung objectives pa rin. Similar to his game kahapon na yung Karina niya jungle din. Pero sa tingin mo ba yung killing spree mas better dito or gana din to? Alam mo, feeling ko nasa path na tayo na, eh. Tayo na yung nagsiset ng meta. Actually, tinatanong ng Indonesia to sa mga Philippine teams, bakit panay jungle emblem nyo? The thing is, it allows you to jungle even faster compared to before and it allows you to take objectives as soon as possible. Yun yung tinatawag natin dito, time is of the essence. Ibig sabihin yan, kung mas mabilis kang mag-clear, mas mabilis kang makakapwesto doon sa mga laban. And at the same time, hindi siya nagkakaroon ng problema pag tinatawag siya Game, madami pa rin yung objectives. And as you can see, meron na huli dito, Eson! Hindi makakalabas si Hook City. Eson sacrificed himself just to delay yung pagkuha dito ni SDZYZ. Kaso ang kapalit lang nun, napunta rin kay SDZYZ yung kill. So somehow, masasabi nating lamang pa rin yung TNC kasi nabigyan mo agad ng early kill yung jungler. I kind of feel like it was bait from TNC. It was a bait kasi halatang halata sa pwesto ni SDZYZ kanina. And papunta na rin, naglalakad na pakaliwa si Escalera. So they really knew that Eson was gonna try to delay the orange buff of SDZYZ. But then again, the mindset of these players, alam nila na okay, may Franco, labanan natin yung Franco. Parang sinabi niya, sige, i-hook mo ako. Oh, hook mo ako. Pero alam mo, kung papansinin mo dito, si Escalera tsaka si Bentings, ang simple din ng ano na, 1-2 punch nila eh. Kasi kapag nahuli ni Bentings, parang automatic tatama na yung tatlong spell eh. Di ba? Auto burst, no? Auto burst na yon. And nakikita niya naman dito, Eson throwing out a hook, makukuha pa rin nila SD yung turtle at hindi pa rin pipilit ng laban dito yung TNC. Papansin mo, TNC, hindi din sila nagpapaipit doon sa mga sitwasyon or doon sa iniisip nila na kaya nila labanan yun dahil may turtle sila. As long as tingin nila na hindi naman nila kailangan lumaban doon, hindi nila ipipilit. And si Eson dito may binabalak na naman ata, pero si Escalera handa doon sa pwestong yun. Alagang-alaga ang gold laners, pero mapapansin natin na si Yasuo pumunta siya doon sa mid lane and that is an advantage dahil extra golden XP yun compared to Oheb na nagstay lang doon sa gold lane niya. And now, inaalagaan pa rin ni Escalera itong si Yasuo and malalaman mo, andyan pa rin yung connection nila eh. Chemistry-wise, TNC andyan pa rin, pero blacklist. Nakikita mo naman si Kevier, hindi natin masyado napapansin na sumasama, so nagpapalakas lang to. On to the top lane, Edward, nakuha niya yung Daytona's welcome, pero si Cram ay makakatakas just because of that flicker Oheb. Ginamit na niya dito yung kanyang ultimate, yung Zaman Force, just to push back yung mga tao dito from the side of TNC. Yun lang naman yung kailangan niya gawin dito eh, to not give energy shield gold dito sa side ng TNC. Kasi nga, glint na nga to, tapos bibigyan mo pa ng extra gold, yung progression na kanyang farm magiging sobrang bilis, tapos doon sila mayayari. Top? Wala namang mangyayari, wala namang Midnight. Ang bahan lang. Maganda yan eh, maganda yung dynamics ng dalawang team na to. Actually, si TNC, sila yung mas fast-paced kasi hawak ni Lancelot yung jungle emblem. Mm-hmm. Nakita natin kung gano'n siya kabilis mag-turtle kanina. Paquito is considered as one of the fastest-paced jungle shooter. But hold that thought! Escalera, hindi nakita si Eson. Bakit mo pa kailangan ni Hook kung sila na mismo lumalapit sa'yo? Diba? Wala. Eson Esports! Simple lang! Ito ang mahirap pag ikaw yung nag-check bush doon sa mga delikadong pwestuhan dahil si Eson alam niya eh yung magiging path. Ang tagal na nito sa MPL, 3 times na to naging champion and now sakto. Bentings, makakatakas, wala pang ultimate doon, ladies and gentlemen, si Eson, pero Bentings will go down. Yasuo dito, naipit ni Oheb. Oheb dito magsaman first. Kalera, grabe yun si Oheb doon. At tignan natin dito kung pipilit niya pa to. Boom. Haji will go down. Nandun si SDZYZ sa may gilid. And Eson dito with a flicker out. Pero hindi siya papaalisin. Ultimate is there. Eson cancelling it. Pero to no avail, tutumba pa rin siya
sa kamay ni SDZYZ. This is what I was mentioning earlier. Mas fast-paced yung lineup ng TNC because they are able to take objectives so fast. Yung turtle, parang ano nga eh, parang dinaanan lang. Binay the way ng TNC, parang, oh sige, kunin ko yung turtle, then go natin yung Pakito. And hindi natin nararamdaman yung pag-amp up ng momentum ni Pakito. Kasi yung TNC, sila yung nauuna pumwesto. Si Franco, hindi rin natin nakita yung gamit sa early game kasi kinailangan niyang bantayan yung Harit on the bottom lane just with a simple rotation from Escalera going near his Glint. Now, Santi, looking at the map, may mga napapansin ka bang galawan ng TNC in terms of yung pagiging, sabihin na natin, from their amateur time or from the amateur leagues, na ito ba yung clear na same thing na nakikita mo sa kanila, like Escalera, Kadita, mga signature heroes ba nila to? Oo, ganito rin yung mga ginagamit nila eh. Ang lawak ng hero pool nitong mga players na to. And kung mapapansin mo, meron din sila strategy yung mga simpleng pa-switch lanes. Alam na nila ng TNC, basag na natin yung gold lane turret, tara swap tayo para doon na naman si Yasuo magpo-push sa top lane and then magsaswap lang sila. Si Kram naman yung manggugulo dito dahil nga pwede niya lang i-clear ng i-clear yung minions tapos magbibigay ito ng space for his teammates lalo-lalo na parating yung turtle. Kailangan may dumipensa from the side of Blacklist doon sa bottom lane eh. Makikita mo, nandun lang talaga sila nakakumpol. Ayaw nilang ibigay yung isa pang turret. That's why this gives TNC an advantage sa mga bigger objectives. And nasabi mo nga kanina Midnight, ang tulin lang nilang kumuha ng mga buffs. Yeah, sobrang bilis lang. Dinadaanan lang, especially Lancelot yung gamit ni SDZYZ. Kapag full stacks yan, isang dash, isang thorn rose, then tapos ka agad mag-farm na Blacklist International. They can still fight for the late game bottom lane. Boom! And there is a pressure si Kram dito. Pinipilit tumakbo pero hindi kaya yung damage ng tatlo. And that might be a turn going to the way of Blacklist International. Ooh. Pero si Bentings ay nahuli. Walang ultimate dito si Uncle Essence. Pero okay lang yan kasi ang pakay lang naman talaga nila yung turret. By the way, I just wanna say, na-dodge ni Kavier yung pure, yung Petrify ni Escalera. Natakasan niya eh. And, kung mapapansin natin dito, yung Blacklist, talagang alam na nila na hindi na nila may makukuha yung mga turtle or mga buffs halos eh. Yeah. So ang ginagawa lang nila, tara, tore na lang muna tayo. Kasi yun ang kailangan natin. The longer na tumatagal talaga tong laban, is mas mahihirapan yung Blacklist to utilize their heroes. Pero kung mapapansin mo, patience pa rin. Yun ang pinapairal ng Blacklist International and based... Oh, ito, may stand-up po. Yun, may stand-up po. May stand-up po. May unang gumalaw. Haji! Teka lang, Escalera. Nakikita nila si Edward tsaka si Haji nandito. Ay, si Yasuo lumabas na. Sabi niya, hindi tayo pipi. Ay, pero kamunti ka na eh, Son dito. Grabe naman, Son. Tama na yan, yung puso ko, Son. Kinabahan konti. Pampakabala. Pampainit. Nakahanap ng katapat dito si Bentings, no? Na lagi lang din siyang naumunahan sa Phase 1. Naalala natin, talagang si Bentings, mahilig siyang mag-check bush at siya yung tumambay at mag-abang. Pero kabaliktaran yung nangyayari ngayon eh. Blacklist yung nagkakaroon ng advantage doon sa mga vision na pwedeng pagtaguan ng TNC. That's why hindi ganun ka-explosive yung mga napipiling skirmishes or laban ng TNC ngayon. Bentings doing things. Bending. Kumbaga yun yung pinakasabi mo. Doing. Pero, oh, nakauli na lang ng Eson. And ito yung isa sa mga bagay na kailangan i-take into consideration ng Blacklist at ng TNC. Yung pag-check ng brushes. Kasi wala silang innate person dito or pinpoint person na kaya mag-iwan na kahit anong trap. At kailangan talaga nilang harapin yan. Kung sino mauna doon sa bush, siya yung makakuha ng certain advantage na yon. Now, TNC dito. Kuhang-kuha na nila yung pwesto na gusto nila dito for this Lord. Alam nila na nasa kanila yung Mage Killer. Kaya hindi sila magdadalawang isip na kunin yan. At walang pwesto or walang oras yung Blacklist International na sumagot doon sa pagkuha na yon. Kasi ang bilis eh. Look at the play, the gold of SDZYZ. Yung momentum lang talaga. Ang dami niya nakukuhang farm sa map. Even getting the farm of Kavier away from Blacklist International just to make sure na hawak nila yung momentum. But do take note, Blacklist International's late game is still something that TNC needs to worry about. Again, we've talked about the situation of TNC, isa lang yung lockdown nila against the Harit. Mm-hmm. And ito kapag nakapag-unleash sayaw, wala silang pang-tanke nun. Even the Uranus will melt against Oheb. Aabot sa point na si Oheb yung magsasalba dito sa Blacklist pag nakompleto niya na yung mga items na kinakailangan niya. Isang perfect setup lang, makahuli lang dito si Uncle Eson, eh pwedeng-pwede lang ituloy. But now, napapansin natin, yung TNC, alam nila na objective-based yung style ng Blacklist. So, ang ginawa nila dito, sige, Jungle Emblem tayo. Paano nga ba naman mag-objectives yung kalaban mo kung kayo yung lagi nauna? Yeah. Hmm.
Blacklist TNC. Medyo sabihin na natin in terms, well, hindi medyo, totoo naman, TNC has the map right now. And for Blacklist International, nakita na natin sila time and again dito sa pwestong to. Oh, at lalagay talaga nila sa kanila for a comeback. Pero can they actually get out from this? Wala na si Edward, wala na si Haji, at yung TNC dito talagang lumalapit na doon papunta sa may mid lane. Gusto na nila kumuha ng mga turrets para wala ng outer turrets dito ang Blacklist International. At kung lalalim man sila papunta na sa side ng TNC, mas mahaba ang kailangan nila uwiin pagka naghabulan na. Malayo-layo ang paglalakbay na kailangan gawin ng Blacklist. So, mapipilitan muna sila dito magstay sa side ng base mula. They just need to wait for those minion waves na dumating and mag-ipon muna sila ng mga items na kakailangan nila. Kasi kung magpa 5v5 clash dito, masasabi natin, TNC pa rin talaga yung may hawak ng kalamangan. And nandyan pa yung threat ni Kram na laging nag-e-extend, laging lumalalim, nag-clear ng minion waves, nagka-cut, and that leaves Blacklist na kailangan itong si Edward tumao din doon sa lane na yon. And nagkakaroon pa ng disadvantage kasi kinukulang sila sa miyembro. So lahat talaga ng objectives goes to TNC, pero unlucky pa rin ang possibility na mention mo kanina Midnight na si Oheb nga talaga ang magsasalba. Yeah, and they know it. And they're playing to scale for the late game kasi alam nila yung Harith talaga yung pag-asa nila dito. We haven't seen the Pakito being utilized yet, pero it acts as a vanguard for the Harith kasi ang hirap pa rin naman i-go to for TNC knowing na may item din naman scape gear, may damage din, and he is sustainable enough to soak some damage on the side of Blacklist International. Pero ang mahirap kasi dito, TNC, they have a lot of things going for them. Kompleto rekado nga eh. May burst damage, may poke, may initiation, may jump out. Tapos meron pa silang sponge na si Uranus, papasok lang, sisip-sipin lahat ng damage, and then lalabas. SDZYZ, dito na sila sa area, at kapag nasimula na yan, mabilis na lang talagang tutumbayan dahil nga sa isang Lancelot at isang Clint, napakabilis ng timer niyang ano na yan. Lord Han. Habang nasa baba, si Kram naman ay kumukuha ng atensyon doon sa may barat, pero may nahuli sila dito, and that's going to be the ultimate, and immortality will be popped. Ben Things, makakatakbo ba? At nandun sa Oheb, nahuli sa may pinakagitna, nag-revive pa siya, pero hindi kakayanin damage output. So may pinakalikod. Xavier naman talaga dito, lumalaban, Escalera goes down, sinapak yung isda. Pinagsasapak eh. Gusto agad kunin. And nakita mo naman yung disiplina ni Kevier na after niya makuha yung kill, out na agad. Hindi niya na ipipilit pa. Pero we've seen SDZYZ na nag-lock lang kay Oheb. Hindi nga niya pinansin si Kevier. Nung nakita niya naglatag dito ng Zaman Force, sabi niya, ito na yung ilock natin. Ito yung threat. Yeah, maganda yung targeting system ng TNC. The moment that they saw Oheb use the Zaman Force, auto-burst kagad from Yasuo and SDZYZ kasi alam nila, eto lang yung damage output. Now, this Lord is gonna be crucial here for Blacklist International. If hindi nila madepensa ito, lalo pang hihirap yung game nila. Bentings? Bentings, may mahabod ba siya? Edward ang napili, and Yasuo, do they have enough damage? Yun ang tanong, si Kram dito tumalo na rin, pero alito na rin, si SDZYZ! Boom! With the Phantom Execution, nandun na nga sila. Eh, tignan natin kung mahabol pa siya doon at nag-U-turn pabalik. Oo. Alam na alam ng TNC yung timing at alam rin nila kung kailan sila papasok. Ben Things here for sure. Ginagamit niya talaga yung vision niya na siya lagi yung nag-e-extend. Alam niya kung papasukin, and now nakikita mo, may pang-hansel sila doon sa real world. That was amazing from Escalera. Sabay nila pagka real world, meron ng ano. Nakahanda. Meron ng water pool. And clearly opening ito para sa side ngayon ng TNC. If gusto nilang ipilit, walang real world manipulation, this is the perfect time for you, pero kailangan mo kasi bantayan yung combination ng isang Harith at isang Eve. Real world Zaman Force. Yun yung aabuti nila. Na parang nandun ka sa gitna, sinusubukan mo tumakbo, kapag dumabot ka dun sa dulo, mahi-stun ka ng onte. Pero dun sa loob, meron nag-isaman first na Harith. Tapos meron pang boksingero. Meron pang boksingero dun sa loob. Masaya ang Blacklist pag naglatag. Yung referee, yung dalawang boksingero na dun. Kompleto, Ricardo. Looking at the player's gold right now, anything unusual Midnight? As far as TNC is getting control of this game, okay yung lead nila ngayon. They have amassed a huge
10,000 gold lead over Blacklist International. Pero siguro after some time, mga 2 minutes, 3 minutes, hindi na nagmamatter yun. Kasi scaling up na rin si Ohe. Ang question na lang dito is kaya bang protektahan ng Blacklist International yung harap nila against TNC? Kasi we've seen it before, nag-initiate si Ohe, pero binunan siya kagad ni SDZYZ pa rin ni Yasuo. Yun nga eh, parang hindi mo rin masasabi na kapag ka nakuha ng gold dito si Oheb, safe na siya. Yeah. Yeah. Ngayon, yes, mahirap siya uliin dahil mayroong Purify. Mm-hmm. Pero what if wala ng Purify? Andali manghuli ni Bentings, andali manghuli, well, si Escalera may Petrify. So that's the thing that they need to look out for. Kailangan mabantayan ni Eson dito yung mga tao sa harapan ni Oheb at mahawakan niya as soon as possible. Sakit ni Clint. Well, TNC. Mabilis lang. Mabilis lang talaga, mabilis. No? Mabilis. Blacklist International, meron ba silang sagot? Ooh! Yun ang tanong. Escalera! Yasuo, nandun pa rin sa may Lord. Eno, uwan nila yung Lord. Pero, scram. Ang daming damage na kinuha. Pero, keep here dito. Sinusubukan sumba. That's yes, CYZ. Eson, last man standing. No, actually, Edward is the last man standing. Yasuo will take down Edward. Make that a five-man wipe. Lord on TNC side. And I think, papasok na ito doon sa base at tingin ko TNC will get game number 1. Ibang klase yung TNC. Habang kumukuha sila ng Lord, pumapalag pa sila sa clash. Ganon sila confident na, sige, pagsabayin natin to. Hindi tayo pwedeng kumuha lang ng hero. Hindi tayo pwedeng mag-focus lang sa Lord. Tara, pagsabayin natin. We have the firepower. Tayo may hawak ng kalamangan. And nakita nyo man, right after the wipeout,